Ang pamagat nung may mapang papel pero mas mixing version lang ito, yung base sa 25 minutes. Na may pamagat na pagsasalin ng dula bilang gawaing pampanitikan. Na mamaya explain ko, na ba yung sabihin o yung pag-unawa ko kapag sinabing panitikan. Tapos mamaya may pomomote ako na play sa May 2017. At yan yung cover nung photo na yan. Konting pa sa kaya nila, nanonood din ako ng Encantadia. Gusto ko rin kasi may connection din kami ni Karren ng Seña mamaya. At naisip ko na magandang pasakaya yun nangyari recently sa Encantadia. May nanonood kasi yun ito, ng Encantadia. Buhay ang kapamilya. may ilang nakakaalam na yung isang bida doon, si Amihan ay pinatay. At may physical na kondisyon kung bakit naitulak yung kanyang pagkamatay sa ano. May physical na kondisyon yung artistang gumaganap doon sa papel, doon sa tauhan, kaya siya ginawa ng bagong kwento. Alam natin na remake ito at doon sa original, hindi naman namatay itong bitang si Amihan kasi Reyna siya eh. At lead talaga yung kanyang papel na ginagampanan. Kaya lang, doon sa remake, nagkataon na medyo nabuntis yung... Medyo lang, yung... artista si Kylie Padilla, hindi niya siguro na-anticipate na ma-extend yung teleserye nila, kaya ayun, na-buntis. Interesado ako sa ganung kwento kasi lagi ako natutuwa kapag may ganung physical na nangyayari sa tunay na mundo, minsan ekonomikong pangyayari. Tapos, dahil doon, kailangan gumawa ng paraan yung mga manunulat na solusyonan. Kasi alam ka namang yun nga, alam ka namang lumalaban si Amihan dyan na medyo malaki yun dyan, problema yun. Hindi na kaya gawin physically. So, in-imagine ko lang kasi yung stress na pinagdadaan ng mga writer na, ano, shit, muntis yung artista natin. Baka natin isasalba yung palabas. Eh, kailangan pa siyang ituloy ng mga tatlong buwan. Ang ginawa niya lang solution, yung namatay nga, tapos yung kaluluwa niya ay nasa Devas, yung parang heaven nila. Eh, hindi pa tapos yung kwento. So, may kinain na mahiwagang prutas na ang consequence, mabubuhay siya, pero ibang tao. Kasi nga, ibang artista yung gaganap. Si Ariana na yon yung nasa isang larawan. At bagaman may reklamo ako ng konti sa pag-arte ni Ariana, baka ibang bagay na yon. Natutuwa ako na somehow buo pa rin yung kwento. At itong kanilang pasakaya ay may connection din dun sa proseso ko sa pinasalin ng dula. Minsan, sa conference, naubusan ka ng oras, kaya nakuha ko sa teacher ko, kunahin mo yung conclusion bago yung pag-present ng data. So, ito na yung punto ng lahat. Baka lang kasi pila kayong umuwi o kung ano man. Ang punto ng aking pagbabahagi ay, una, bilang tagasalin, may kapangyarihan ang malikhaing manunulat na ihatid o dalhin ang direksyon ng isang pagsasalin sa itinataya niyang papel ng panitikan. So, yung para saan ang yung sinusulat. Tapos, bukod doon, kung ano yung papel ng panitikan, ay saan yung nakikita niya bilang pinaka-epektibo sa panahon ng pagsasalin. So, merong may aspect ng, I guess, currency na sa isang particular na panahon, nag-a-adjust, gumagawa ng paraan ang manunulat para humulma ng isang anyong pagsasalin, particular sa tula, na bukod sa mga paglalaro sa anyo, ginagawa niya ng paraan para i-accommodate yung mga concerns, advocacies, ideologies na tingin niya ay useful o dapat katawanin ng isang literary work sa panahon na iyon. Sa kabilang banda, yun yung pangalawang konklusyon, may epekto din sa direksyon ng pagsasalin ang mga layunin gumagabay sa mga institusyong kalahok sa proseso ng saling. Inikilala natin na hindi nasa vacuum ang manunulat na nagsasalin. Nakakaloob siya sa isang institusyon at maaaring yung institusyon pinapakalooban niya ay hindi yun yung institusyon nagpapasalin sa kanya. So maraming institutions at groups na involved sa proseso ng pagsasalin, maaaring yung objectives nila kung bakit sila nagpapasalin ng isang babaho ay magkakaiba. Swerte kung magkaparehas, pero minsan magkakaiba. At dahil doon, naapektuhan yung direksyon ng salin. Minsan, wala sa direksyon ng gusto ng manunulat. Halimbawa, ilang samples, kung hindi prioridad na halimbawa ang makabayang sentimento, may effect yon dun sa magiging output ng salin. O kaya,
kung ang o may higit na prioridad sa nagsulat ng orihinal, ibig sabihin, ang pagtingin ng institusyon ng pagkasalin hindi equal yung tagasalin at yung original writer. So, dapat mas masunod yung form o content ng original. Minsan din ganun. Minsan din hindi. Lahat ito ay epekto sa kalalabasan salin. So, yun yung buod ng pagbabahagi. Doon sa mas mahabang papel, isa kasi ito sa inaaral ko sa aking disertasyon, yung pagkasalin ng dula. Para sa dula ang laboratorio. Kaya nakita ko rin si Ma'am Amy. Kasi isa siya doon sa tagapayo ng UP Dula ang laboratorio. Ito yung bahagi ng Dula ang UP na nagtatampok ng mga produksyon mula sa mga mag-aaral. Madalas, ito ay para sa kanilang thesis. Minsan, nakapaload na rin sa Dula ang laboratorio yung mga final project na hindi naman kailangan thesis ng acting, halimbawa, ang technical design at iba pa. So, doon sa mahabang papel na yun, may backgrounder o contextualization. Bakit nga ba isinalin, actually, hindi sinasalin? Salin kasi sayan ang dula. So, may iba-ibang dahilan kung bakit. Yung isang mas madali o mas apparent ay meron tayong ibang mga karating na bansa. Meron tayong mga may bansa bukod sa Pilipinas. May concept tayo ng world literature. At sa maraming pagkakataon, gusto ng maraming institusyon na ipakilala yung world literature na ito sa local audience. Kaya siya yung na-online. Gusto mo ipakilala ang dayuhang dula. May ilang pag-aaral na halimbawa kay Betong Vera na nakita niya noong 70s specifically, hindi naging ganong katalino yung mga pag-aaral sa wikang Ingles. May pagbaba sa antas ng kakayahan ng mga estudyante sa Ingles. Kaya naging solusyon din magsalin ka. Hindi sila maging mag-English kasi. So, kung di kaya intindihin sa English yung mga play, i-translate mo. Bilang kaugnay din ng pangalawa, na-realize ng mga akademiko nung panahon na iyon na naging madistansya o malayo sila doon sa konsepto nung masa. I guess yung idea nito ay may ilang mga tao, akademiko, mga artista, na naging mas patindi ang preferensya o pagkiling sa mga dayuhang akta at sa dayuhang wika. At nagkaroon ng realization na somehow nailayo sila sa target audience nila. Siyempre, mga kapwa Pilipino. At kaya naging solusyon ay baka kailangan natin isalin ito sa wikang nauunawaan ng mga kasama natin sa bansa. Kasi kung hindi siya nakakunawa ng Ingles, bakit pa tayo nagtuwa ng mga dula? Medyo related yung pang-apat. Pero kinakatawa na rin ito yung political movements sa ating bansa noong 70s to 80s na gusto mo ng dula na nauunawaan ng mas maraming bilang ng tao. So yung pangatlo, medyo realization pa lang. Tapos yung isa ay yung isa kompletong hakbang. Ito itutukoy ko na may mga grupo na tao, UPREP, UPREPertory, mga panday sining na gustong ilapit sa yung non-academic audience paminsan, yung dula. Tapos, dahil nga nabanggit na natin yung 70s, panahon ng martial law, minsan ginagamit din ang pagsasalin ng dula, usually Ingles, patungong Filipino, para masubok lang kung hanggang saan nila kayang kumuha ng mga dula na papayagan ng mga Marcos. Parang ganun yung idea. So, medyo mapanupil yung panahon na yun. Susubukan lang kumuha ng dula sa Filipino na may iba-ibang nilalaman, pero ititest lang daw nila yung testing the waters na ano ba yung mga dulang papayagan ng mga Marcos kasi may mga bawal. So, more or less yan yung context na pinanggagalingan ng pagsasayin ng dula sa Pilipino. Gaya na banggit ko, yung pagsisimula ko sa dula ay parang katuwaan kasi yung mga kilala kong unang nagpa-commission sa akin para magsulat ng dula o magsalin, yung mga kasama ko lang sa mga Christmas program, magyan yung mga may program na centennial ng UP. So, kailangan tuwa ng script na nakakatawa kasi dapat maging masaya yung mga tao. So, ang kinukuha doon, mga marunong sa Pilipino kasi dapat Filipino yung wika, tapos kinukuha nila yung mga eksperto mula sa Dula ang Universidad ng Pilipinas. So, sina Dexter yan, Dexter Santos, tapos si Joey Ting, nag-graduate din ng programa. Parang ganun lang. O centennial, kailangan natin ng programa nakakatawa sa Pilipino.
eventually, itong network na ito ay nagpasubok magpasalin ng Dula. So, yung una, si Joey Ting, nagpasalin noong 2006 ng Electra. Tapos, yung ang kaya ko i-share to po dyan, kasasinanin ko siya sa abot na aking makakaya. Pero yung aking moda dyan, ang aking orientasyon, dapat matapat. Dapat eksakto. Kaya hirap na hirap ako nung naka-encounter ako ng mga dolphin. So, good luck, paano yan? Paano mga sabihin? Kasi pwedeng, sabi sa dictionary, pwedeng lumba-lumba. Kaya lang, sabi ko, sige, lumba-lumba natin. Alam mo nung mga taong manonood. Pero nung panahon na yun ako ay, eks, parang ganun. Sabi sa dictionary, lumba-lumba, go. Tuloy natin yan. At dahil nga ako ay nagsusulat ng kwento sa mga sanaysay at iba pa mga bagay na hindi tula nung panahon ito, ang orientasyon ko rin ay iwan kong script, tapos bahala na kayo. So, pumunta lang ako dito nung palabas na yung Dula. At kung nakita kami, pinawas pala, mayroon palang kung ano man. Pero, ano ako magagawa kasi hindi naman ako lumahok sa rehearsals at dun sa mga reading at iba pa. 2011, nagpasuyo si, may play sa Dula ng UP na ang pamagat ay Rizal X. At yung idea nito, parang variety show. May vignettes na tumatalakay sa ideas na may kagayan kay Rizal. Tapos, sabi ni Dexter sa akin, gawa ka ng vignette na high art. Basta lakas maka high concept. Tapos, naalala ko na yun nga, mahilig ako maglaro dun sa mga existing na yung mga nakulod mo na ako nabasa na. May nabasa ako na isang book na sinasabing yung chapter tukol dun sa Espinhe na naisulat ni Rizal ay buwan ng isang panaginip. So, nanaginip siya na may Sphinx, tapos may Chimera, kay Mira. So, gumawa ko na may isang vignette dyan na nagtatalo sa isip ni ni Rizal, yung nasa gitna, yung Chimera sa kaispinghe, 2011 yan. So, ito yung mga... Kasi eventually, dahil nakataba ako si Dexter Santos ng, sa mga concerts, saka sa mga play, pinapagkambag niya ako, noong December 2011, may lumapit yung mga estudyante na sina Stephen Pina saka si Alan Jansuy na magti-thesis sa kanilang certificate course sa theater arts. So, binigay nila yung pyesa ni Harold Pinter na The Dumbwaiter. So, binigay lang ito. Tapos, ang ideya, isalin ko raw. So, wala namang binigay ng ibang mga limitasyon. Ang nangyari noon, nung binabasa ko siya, nahirapan ako sa part na may references sa football, na UK football ba. So may chunk na malaki tukol sa UK football sa play na ito. So sa ang naging solution ko nung iniisip ko paano isasalin, ibahin na lang. At somehow, dahil yung play na The Dumbwaiter ay merong maliit na elevator, yung dumbwaiter sa maliit na elevator na bumababa at umataas. Usually sa mga kainan dati, Chinese restaurants daw mayroon. Nalala ko bigla na may nilalaro ko sa Nintendo na game na may elevator at yung pamagat na elevator action. So naisip ko, imbis na mga references sa football na marami doon sa Dula, isingit natin yung mga video game na alam ko. Kasi at least masaya ako, baka sumaya din yung audience kasi gusto ko yung pinasok ko. So may mga dyan, may Mega Man, may Contra. So parang ganun yung nangyari, imbis na per segment, nag-uusap yung mga tauhan tukol sa football, yung mga inalis kong bahagi, papasukan ko lang. Sige, mag-usap sila tukol sa Contra o Mega Man, pero same point pa rin. Kaya may mga balin dyan kasi Contra. Hindi ko lang kung bakit siya naka-sexy shorts para yata, para maakit yung mga tao na manood, or publicity. Tapos, noong 2009 kasi, tumalo kami sa isang seminar na mga pamilya, kapag-anak ng mga dinugot, mga desaparecidos. At akala ko wala siyang impact sa akin. Pero nung binabasa ko yung original text nitong The Dumbwaiter, somehow may resonance sa akin yung, ay nakausap ko yung nanay nila, Karen Impenyo, Shirley Kadaban, at baka pwede ko ipasok ito yan. Yung original kasi ay may dalawang heart killers na naghihintay na kailang susunod na papatayin via isang telepono, telephone call. So, napagdahilay ko lang, mukhang na-apektuhan ako ng pangyayaring yon, baka pwedeng isama dito. So, imbis na minintay silang nga, patayin na walang context, ginawa ko na yung basement ay nasa Bulacan, tapos may references kay Palparan,
Tapos, may references siyempre dun sa paano tinorture yung isang estudyante na buntis pa. Kasi may account na ganun. Na buntis na nga yung estudyante, tinusok pa ng kahoy sa may-ari, etc. Siguro natuwa rin ako na ano, baka yung parang marami kang tatamaang objectives na nakapag-translate ka na, napasok mo pa yung gusto mong ano, video games, tapos baka ma-educate mo pa yung mga nasa immediate na part ng production tungkol sa extrajudicial killings and forced disappearances. So, naka-triple warning ka na kung sakali. Lumabas ngayon yung elevator action. Siguro yung pwede ko ibahagin ay first time may isang show for shows kasi ito na kasi may mga plano tayo, mga linya o dialogue o jokes. At nung nag-react yung mga tao, parang sobrang dinilig ako. Parang first time ko naranasan yung na ano. Ganoon pala sa play. Pag may nag-work na isang plano mong isulat, mas ramdam mo yung epekto kasi nga nandun yung mga tao kasama mo sa audience, nag-react doon sa intention mong reaction. Yun nga lang, dokumento mo lang sa ibang tao kasi hindi mo siya madodocument gaya ng short story o poetry na mas matagal siguro yung experience. Na natuwa rin ako na may ilang mga tao na nag-invest para gumawa ng review. At somehow, itong review na ito, na-confirm mo lang na kahit papaano may nakaintindi na tungkol dito sa extrajudicial killings, na-appreciate na yung idea na ano. Kasi nga doon sa game na super contra, may 30 lines, yung up, down, down, left, right, BA yata, ABAB, select, start, para dumami yung takuhan. Pero may sentimento akong pinasok sa Dula na sa video games lang yon. Pero pag napatay ka sa tunay na buhay, pag pinalil ka sa ulo, yun na yun, game over na. At somehow, tumatak yun doon sa isang nag-review at napahalagaan ko na may nagbasang iba tapos mukhang nagkaparehas naman ng intention saka yung pinalabasan. Tapos, siyempre, bonus pa yung nagustuhan ng mga tao nasa paligid mo. Kahit yung hindi ko friends, iniisip ko na gano'n. A year after, may lumapit ko din na dalawang estudyante na magti-thesis. Si Merinor, Madamisila, saka si Francel Petalvero. Ang katandaan ko na ang specification sa akin ito, wala masyado sa paksa, pero kailangan mapasayaw yung isa, kailangan kumanta yung isa. So may ganong restriction. Yung naunang play kasi, yung elevator action, wala masyado restriction, basta i-translate ko. Tapos nakakatawa rin, nung sinubukan kong baguhin, at sobrang laki nung pagbabago talaga, okay lang. Parang nakalusot ko sa advisor. So kailangan siya kasi aktuba ng advisor. Sabi niya, sabi ni Dexter, sabi niya, ang reaction ay interesting. Yun lang yata, interesting. Kasi kaya subukan natin. Factor din siguro na yung director din ay kaibigan ko. So, kakasundo mo lahat. A year after, mga hindi ko kilala yung mga katrabaho ko. So, bagong director, si Ed Lacson, may bilin na dapat pasayawin mo yung isa, pakantayin mo yung isa. Kahit yung original text, may sayaw naman, wala masyadong kanta. Kasi parang medyo ballet mode yung ano yun. Nagsipat, nakanood siya doon, at alam niya na maraming binago doon na sa play. Pero ako naman, yung napanood ng mga tao ay tumaan sa maraming paulit-ulit na revision. Kasi dami kong gustong i-join eh. Pinig ko kasi, tonto ako na, ay, dami ko nagawa doon sa first attempt ko na magsaling, na gusto ko. So gawin natin ito, kung kayo bilirin niya eh. Tapos gawin natin ito, ano? Gawin natin ito, rhyming. Kasi masaya yun pag rhyming yung pagsalita. Eh si Trek pala, hindi masyadong ganun. Pero hindi ko ba alam yun. So, dapat tukol sa mga model ng bench. Dapat tukol sa mga ano, artista na nakikipag-sex sa iba para sumikat. So, ang daming nakalagay. At natuwa rin ako dun sa experience na dahil hindi bago rin yung katrabaho mo, hindi siya oo ng oo. Tapos, very vocal din sa ano. O ito, parang masyadong mahaba yung part na ito, baka hindi mag-work. Meron pang ano, kasi gusto ko i-bash natin yung CCP kasi masaya. Mga high arts sila masyado. Tapos sabihin sa'yo ng mga katrabaho mo, kaya lang, ano yung context? Baka sila pupunta ng CCP? Baka hindi believable, Vlad? Baka masyadong pilit? So, alisin natin yan. Tapos may mga pagkakataon na ito, mga physical na condition, yung kailangan magpalit ng costume ng mga artista. So, Vlad, kailangan natin habaan yung part nitong isa. Kasi pag di mo hinabaan, hindi siya makakabihis. So, may ganon. Lagyan mo ng dasal. Kasi ganito. So, may ganon mga proseso. Kung ano man, ang daming nangyari, ang daming revision, ang laki pa rin ang pagbabago. At dahil nga doon sa request na pakantayin at pasayawin, ayun nga, pinasok yung wawawi na culture kahit wala naman doon sa original.
pinagsayaw ng parang dance review yung isang artista, may malaking bahagi na may video kay portion kasi kailangan kumanta ng isang artista. Kung ano man, nagkaroon ako ng sense na hindi palaging ano pala, masusunod yung gusto ko sa proseso ng translation, kahit na parang ganoon. A year after, 2014 naman, extra challenge ulit. Bumalik yung walong mga estudyante na acting ang major at gusto ilang mag-mount ng isang dula bilang part ng thesis ng certificate course. Ang problema dito, gusto nila Trojan Women, pero yung Trojan Women, parang lima lang yata yung major characters na nagsasalita. Apat o lima. Walo sila. So yun yung unang malaking hamon na gawan mo ng papel yung walong tao mula sa isang original na lima lang. So good luck. Ayan. Pero dato pa rin ako sa zone na sige, baka masusunod pa rin yung gusto ko, ibahin na lang natin yung mga bagay-bagay. Yung bumalik ako dun sa aking advocacy to ko sa extrajudicial killings. At sama ko tong war na, yung Trojan War ay war ng memory. Anyway, ang natatandaan ko dito, pinaalala sa akin na, yun nga, parang, siyempre may mga reklamo ka bilang translator, ang hirap naman nung para sa walo, bakit kailangan baguhin ito? Pero pinaalala sa akin na, kaya lang, kailangan lang tumaduate. Ang end goal nito ay pag-graduate ng mga estudyante. So, kumbaga, kahit malakpakan ka, kahit matuwa yung mga tao sa review mo, requirement to para makatapos ang mga bata. At kailangan matupad ito. Hindi ito tukol sa akin, or at least hindi tukol sa akin lang. So, rundown ng mga dulang na isalin so far para sa UP Dulang Laboratorio. Naipit yung iba kasi nga minsan, alam ni Mama Ami ito na matagal sila maghanda. So, kunwari dapat 2015, may na-delay 2016. Kaya naipit lahat dun sa bandang dulo. Okay, yung framework na sinasuggest ko sa gayong experience ay dalawa. Yung una, yung idea ng scopus. Ang scopus ay pinalit ang tawag para sa layunin o objective. Sa framework na ito, kinikilala mo na may antas ng kahusayan yung tagasalin. Kinukuha mo siya o kinukomisyon mo siya kasi alam mo na may skill siya. Baka magaling siya sa Pilipino, baka nanalo siya ng award bilang kwentista, baka pwede siya magdula, baka nanalo siya ng kung anumang award sa dula, baka playwright siya, may pwede siya ng work. Kung ano man, basta magaling siya o may galing. Kinukomisyon siya, ibig sabihin, nagsiset kayo ng deadlines, nililinaw mo kung para saan ito, nililinaw mo kung ano yung kailangan ng mga estudyante mo, kung ano yung kailangan matutunan nila, ano yung kailangan mong ibigay. Minsan, kung mayaman yung mga estudyante, bibigyan ka ng konting bayad at sasabihin mo kung kailan siya bibigay. Sasabihin mo rin kung kailan mo kayang ibigay yung draft, ilang drafts yung kaya mo at lahat. So, yun yung idea ng commission work. May objectives ang salin, pero yung gusto natin i-underline dito, minsan, bilang writer, may mga objective ka rin. Yun, gusto ko magpasok ng video games, gusto ko magpasok ng advocacies gaya ng extrajudicial killings, commentary sa pop culture, at iba pa. At minsan nilalaban mo yun. Doon sa proseso ng pakikipaglaban, nakikipag-negotiate ka. Kasi nga, hindi palaging match ang inyong objectives. So, yun yung framework na nag-go-govern dito. So, yun nga. Nagilinaw, nakikipagtawaran, at nagkakasundo. Kailangan magkasundo, kasi kung hindi, iwala. Sa pag-negotiate itong objectives o scopus, hindi ka tumutumbok ng pinakatamang salin o pinakamatapat na salin. Ang objective mo, ang optimal na salin. So magandang term ito. Ano yung best para sa lahat at a given time, at a given condition? Yung isa, sa ibang theories na galing, pero magandang insight din kaya sinama ko. Pwede daw kasi ituring na minsan ang isang akda, aktang pandayuhan, ay na-outlive na niya yung kanyang kahalagahan at yung isang paraan para muling buhayin ito, isalin mo sa wika mo. Parang gano'n. So, kunwari kung Trojan Women ay gamit na ng lahat ng thesis, gagawa ka ng paraan para muling buhayin siya sa ibang form, parang si Amian sa kasi Ariana, dapat sa Encantadia, na ma-appreciate ng mga tao. Kung ikaw consider mo kung yung kailangan ng mga tao sa isang particular na panahon. Ginagamit kong pangkabit sa idea ng scopus o objective yung
theory on poetics, pero sama sa amin, systems, poetics, and patronage. Si Andy Lefebvre naman ang nagsusulong nito sa translation studies. Yung idea nito, nabubuhay tayo sa isang mundo ng polysystems. So maraming mga pangkat na may similarities ang nagsasama-sama at sila yung nagpapatakbo ng mundo mo. May economic system tayo ng bansa, may political system tayo, ang UP bilang isang education system ay may set of rules, guidelines, ang UP Dula ang laboratorio at iba pang mga organisasyon ay may iba-ibang mga guidelines. Pag nag-aaral na ng panitikan, gumagalaw ka rin sa isang system kung saan meron kang pamantayan ng maganda o pangit. So lahat ng iyon, nangyayari ng sabay-sabay, minsan nasasalasalabat siya. At yun yung realidad na ginagalawan ng isang tagasalin. Confined daw ang mga system o mga pangkat na ito. Ibig sabihin na confined, meron silang hidden agenda palagi. So kung economic ang basihan, gusto mo ng plane na kumikita, sa kaso na doon lang ang laboratorio, hindi. Kasi bawal magbenta ng ticket sa plane na yun. Thesis play siya, free admission siya, kasi ang mahalaga pagkatuto. So minsan, iba yung objective mo. Minsan, papagawa ka ng plane na gusto mo isulong si Marojas. So yun yung sabihin ng confined. At dahil sa mga contrived na agenda ng mga iba-ibang systems, kailangan makipagkaroon ng tagasalin. Ang tatawag mo dun sa iba-ibang systems, limitation o constraint. Parang ito yung mga bawal mong gawin, gagawa ka ng paraan para makalaro dun sa mga bawal. Kaugnay nun, meron tayong mga patron sa pagsasalin. Halimbawa, ako, kung nagtatrabaho ako sa isang academic institution, ang patron ko ay yung UP Dula Laboratorio saka yung mga advisor na taga-approve. So yung taga-approve ng script, yung taga-approve ng final production, sino naman yung nandun sa organization. Kaya nakalagay dyan, kaya pala pa pala. Okay, sabi ko na yan. Ito yun, yung kailangan mo makipaglaro dun sa mga advisor sa iba pang mga tao kasi minsan pag di ka sumunod, yun nga, papatayin yung production. Para sa kalaman ng lahat, laging may ano yan, rehearsal, yung preview. May preview palagi na pinapakita sa mga guro na gabigay ng grado. At sila yung magsasabi, oh, ready na siyang ipapanood o hindi pa. Kaya next year na kayo kasi mukhang di pa kayo ready. So, minsan sinasaalang-alang din yun ng isang tagasalin. Dahil nga kasi, minsan kapag mayaman yun ipapasalin, pwede kanyang bayaran. Minsan kapag yung influential yung pagsasalin, halimbawa, isa siyang play para sa Cultural Center of the Philippines, bibigyan kayo ng mataas na status o meron siyang effect sa iyo. So may nakukuha tagasaling minsan sa mga patron na ito. Nagsasaling ka, may mga gusto kang gawin, pero minsan may ino-offer ang mga patron na ito para sumunod ka sa kanila. So more or less yun yung ibig sabihin. Medyo nagbabadali ako kasi nagsipat na yung oras. So yung last part itong discussion, dahil lang kumaisi ito, ay sharing ng dalawang specific na groups, plays, mula sa dalawang grupo. Nabahagi ko na yung sa UP Dula ang laboratorio, isang play yung pinakahuli ang babahagi ko na para lang ma-visualize natin yung idea ng scope sa kapatronage. Ito ay ang puting ahas na saling ng The White Snake ni Mary Zimmerman na ginawa ng September 2016. Tapos yung isa naman ay sa De La Salle Las Marinas. Hindi ko lang paano ko napunta doon. Pero may nag-ibita sa akin, may kaibigan ako doon, si Nazar Salcedo, na nagpasalin na A Midsummer Night's Dream. Tapos yun din, somehow yung A Midsummer Night's Dream naging delido sa El Nino. At may share ako na ibang mga bahagi na may cognizant sa scopos at poetics. Yung pinakamagandang matandaan dito sa Amputing Ahas ay very current work siya ng isang writer na buhay pa. So may concept tayo na bukod sa maraming bagay, yung performance rights, kailangan mong magpaalam para itanghal yung play kasi buhay pa. So hindi siya gaya ng coach and women na go ka lang kahit na sino kasi tagal ng deads yan eh. Ito hindi. Kailangan mong ipaalam yung performance rights, kailangan mong ipaalam yung translation rights sa kanya. At may bayad yun, may deadline, kailangan mong bigay ng CV para aktubahan nila. So may ganun, kung hindi lang aktubahan yung CV ko o resume ko, liguak ako. So kung in-approve yun, yung gusto ko lang i-note na bago yung ala, yung ito ay ano, objectives ng Dulaang UP kung saan nakapaloob yung Dulaang laboratorio. Ang gusto ko lang ipakita sa ngayon dito ay wala dito objectives na may compliance sa tagasalin pa. Bilang ito ay lumang objective, 70s pa yata ito.
Dahil doon, dahil hindi pa bahagi ng objectives ang rights at papel ng taga-salin sa wikang Filipino, ang hirap lusutan ng ganitong bahagi ng kontrata na tinatakda noong dayuhang dula. Nakalagay dyan, ang summary niyan, dapat eksaktong kopya ng original yung gagawin mong salin. Bawal magpasok ng video games, bawal magpasok ng bilibilyame, bawal magpasok ng kahit anong may cognizant sa kultura mo. Kailangan larukin mo yan. Kasi kung hindi, hindi ka papayagan. Papakita mo yung draft ng script mo para ma-check nila. Uy, ba't parang may willy dito? So, sorry natin. Yan. So, marami pang mga bawal. At itong pinapakita ko sa inyo, actually, ito ay isa sa mas light path na constraint. Kasi may isa akong isinaling na pagkataan nakalagay, pag-aari na nila lahat. Tapos, umuoo ko kasi para kumagod yung mga estudyante. So, may ganun. At yung punto ka nito, may advocacy sa kasaki, JK, o kung ano man, paano ko papasok? Ang maximum pala na nagawa dito, i-approximate yung humor noong play. At magtiwala na lang sa kung ano mensahe ang kanyang iniahalok. Kasi ultimately nga, ang objective nito, pagtaposin ang mga estudyante, makita ka nilang natutunan sa acting at production. So, mga maliit na bagay lang, gaya ng ano, may bulaklak na blue rose, so, walang blue rose sa Pilipino. Tapos may joke kasi kasama doon. So, naisip ko yung ano, alam yung bulaklak na mukhang clitoris, yung ano, cooking gun, cookie ray na yung tawag. So, pinasok ko yung ganun. Yun na yung maximum na pwede mong gawin. I-approximate yung humor, pagpasok ng konting cultural detail na hindi nakakasira doon sa kabuang film. Bawal daw mag-cowboy-cowboy. So, nakalagay doon eh, pinalinaw namin. Sa kaso naman nung De La Saldas Marinas, ang gusto lang ng director dito, nakakatawang play na may bakla. So yun yung kanyang pamantayan. Nakakatawang play na may bakla, nilalo ko na yung iba. Tingnan natin ko ano yung mga mission, na ano yung missions ng ano, o objectives ng institution na ito, yung Teatro Lasaliana. Ang okay dito, meron siyang space para sa paglagay ng relevant Filipino classical musical plays. Gusto ko rin makita ninyo dito, medyo three times yung objective, appreciation ng arts, magkaroon ng venue for self-expression. So, wala ka masyadong, ano, wala masyadong kunwari, inya. So, wala dito sa objectives na ano, magsulong ng isang makamasa, siyentipiko na orientasyon sa edukasyon. So, walang ganun dito. Basta lang, matuwa sa theater yung mga estudyante. Sinubukan ko magpasok ng ano. So, kahit na may ganun, kasi ang sinabi lang naman na gusto mangyari, nakakatawang play na may bakla, asaka gumagamit ng pop music. So, everything else, sinusubukan ko i-negotiate. So, ang sinubukan ko i-negotiate sa pagkakataon ito, magpasok tayo na issue na masasaka. Kasi, lupa naman, tapos ano naman, nag-init, baka pwede niyang El Nino, farmers issues, land grabbing, political dynasties. So, lahat yung pinasok sa tula. Pero dun sa feedback, ang feedback lang talaga ay nakakatuwa ang mga bakla. So yun yung tumatatak sa mga estudyante. So okay na meron tayong instrument para i-check. Pero so far, dun sa instrument, tinitwitter, sin-search mo, may hashtag. At yun nga, kundi sa framework kasi na ginagamit ko, napaka-importante ng user feedback na either online or reviews. Kasi sila daw ay tumutulong para ipaliwanag yung dula sa audience din. Kung kumbaga, magta-translate ka, pero yung translation, hindi siya yung naging isang taga-salin mo o hindi siya naging isang salin. Nagiging translation mo rin yung director's notes, yung notes ng advisor, kung may mga online review o print review, last slide, in a sense, translations din sila nung work. Kasi minsan, di ba, wala namang mag-aaral na magaling sa French, pero mag-realize ka sa reviews, sa notes ng directors para maunawaan yung play at somehow maniniwala sila sa inyo. Kaya may bearing yung Twitter reviews. Kasi yan yung understanding nila. Naitawid ba yung tungkol sa ano, political dynasties at iba pa? Nakatawa yan kasi may video ba yung mga artista na siya sabi na parang natapos na ako, sorry. May video na ano yung mga natutunan ko sa delirio sa El Nino, sa parang ganun siya. So, napakaraming natutunan kasi ang play na ito ay maraming talagang aral bilang artista sa De La Salle.
Una sa lahat, natuto ako tungkol sa mga LGBT. O, check. Sige, LGBT. Yun naman yung objective ng director. Pangalawa, may boss ng konti. Tuto ako tungkol sa iniwala sa sarili. Sa iniwala sa Diyos. So, wala na. Yung naglagay yung maximum eh. Hindi ko mahabit yung mga tungkol sa inaagawan ng lupa. Kasi yung ginawa kong ending dito, parang yung mga ikakasal, tapos na ikasal. Kasi farmer yung isa, mayaman yung isa, anak ng mayor. Kasi yung usapan, sige, total ikakasal na tayo. Dapat bigay mo muna yung mga lupa sa mga magsasaka na sa paligid. Bigay mo yung ano, El Niño, wala silang pagkain. Bigyan mo ng pagkain at mayroon silang piging. Pinapag-lock-up na ako. Yun, sama ako, hindi siya kumabit. Pero yun nga, at least, I tried. Parang gano'n, sinubukan ko. Kasi, naglaro naman ako sa ano. Ito yung binigay, ito yung mga pwedeng gawin. Sinabi naman ko na yung mga bawal. So, naglaro ka doon. At yun nga, may parting nagtagumpay, nakuha ito ko sa LGBT. At ito naman yung gusto ng director. So, sa isang banda, kumbaga, kahit na feeling ko, failure ako bilang nagapasok ng makapanitikang pananaw, nadagdag doon sa pagsasalin, may nagumpay pa rin kasi na-meet yung gusto ng director. So, bilang pagkatapos, ayan yung mga pwede pang gawin. So, yung iba, usapin siya ng ano, institutional objectives. So, hindi talaga ikaw makakagawa ng isang mapagpalaya, makabayan, at political na salin kung hindi siya embedded doon sa objectives ng institutions. So, kung may subject, kalimbawa sa theater na makabayan panitikan, baka may something na makadagdag doon sa pagsasalin o pagsasalin sa makabayan panitikan. Kasi since hindi pa siya kasama sa ngayon, electives lang siya ng mga theater majors, minsan tutumbok, minsan hindi. Ang hinahanap nila kasi sa mga thesis nila, yun yan, technique sa acting, anong theory sa acting yung ginagamit mo. So, baka pwede kasing sabay. So, yun yun naman yung point. Sabi ko na yung pangalawang punto, tapos yun nga, sa maraming pagkakataon, lalo sa pagsasalin para sa tiyanto, ang okay kasi sa tiyanto, hindi ka mag-isa. At yun din yung kailangan natin paghandaan kung gusto mo magsalin for theater. Kung ikaw ay mahilig sa sarili mong diskarte, hindi ka talaga makakatagal kasi may babaguhin at may babaguhin at kailangan may isang bumigay. At yung pagbibigay ay nasa espiritu ng ano ba yung objectives natin? At para dito mag-meet. At kailangan kang matakad ka doon kasi minsan, baka yung siyusulong mo, pag sariling ano mo na lang, layaw, baka hindi ba siya nakakatulong sa kabuhan. At yung magandang bagay, laging kami kasama para i-point out yung mga objective ano mo, na pagkukulang o mga butas. At kung willing kang baguhin ito, papabago naman siya. At habang buhay ako magiging thankful sa experience ko sa pagsasalin kasi naging lugar siya para magsalin ako. Magsulat ako ng mga original na Dula. Ito ay medyo adaptation pa, pero yung punto nito, nagsalin na ako ng Dula para sa mga graduating na estudyante. Aba, bigla akong finiture sa DUP bilang premier na play nila. At sa akin, malaking bagay ito kasi kumakatawan ka sa universidad mo. Bukod pa doon, nakagawa ako ng mga original na Dula na nasa labas na ng UP. Halimbawa ito, French Manila Festival, we choose to go to the moon yung title niya na marami rin akong natutunan dito. At eventually, nga, sa May 2017, yung mga kaibigan sa UPLB, pinali-work yung play ko noong 2014, yung Mile, na yung Tojan Women na ito, na adaptation, gagawa naman kami ng version na base sa mga karanasan ng mga tao sa Hacienda Yulo. At excited ako na gawin yung project ngayon. At lahat ang inabukas kasi nga, dahil sa pagsasalin ko kasi Dula sa mga akademikong tubong pagyano. Yun lang po. Maraming salamat. Pasensya, medyo mahal.